Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. And we have known and believed the love that God has to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear has torment, even if the appearance is not made perfect in love. Sabay-sabay po tayo. We love Him because He first loved us. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa kalayaan na ipipag-aralan namin. No common topic, Panginoon, na mag-ingat kami, Lord, as we see na yung mga ibang katuluan sa bagay nito, Lord, ay hindi accurate. So we pray na makita namin, kayo po magpakita. Tuluan niyo po, Lord, kayo kung ano yung dapat tayo makuha dito. Hindi dapat paniwalaan sa bagay nito, Lord, na yung accurate description nyo sa inyong pag-ibig, Panginoon, at makorek yung iba namin, dapat makorek sa amin, Lord, paniniwala, at sa ganyan sa mga iba pa na may kinig dito, Lord. Kayo pong malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. So, perfect love. Itong title po nito is perfect love. Ang sabi dyan, perfect love casteth out fear. Okay? So, subtitle po nito is Dwelling in the Love of God. So, tinitingnan ko yung aking mga sermon dati, parang pamilya na to, pero di, wala pa. Wala pa, yung iba is medyo hugging lang din. Pero ito ngayon is, last week, ano, di ba? Unto perfection. So, ngayon, perfect love, nagkataon lang. So, kasi nga, hindi ko na balak sakyan sana yung Valentine's na yan, wala naman yan sa Bible, pero hindi natin may iwasan. At ngayon, mga commercial, pati Jollibee, no? Ang daming ano ng Jollibee ngayon. Ano yung mo, Jollibee, ba? So, karaming kasalanan ngayon. Nangyayari. No? Ito, matay yan. Ayan. Ang malamig. Okay. Perfect love. Okay, so objective nito that the church, tayo mismo, maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Okay? At ang pag-ibig ng Diyos ay perfect. Nakita natin dyan kanina. Okay? Pwede yan sa both definition natin na madalas sabi sa King James, perfect is complete, matured. Okay? Especially perfect is complete. Pero ano ba yan? Pwede natin yung sinless perfection, pwede mong i-attach dyan pagdating sa Diyos. Diba? Pag siyang nagmahal, perfecto yun. Wala ka nang kayang idagdag pa dun. Kung maintindihan mo yung pag-ibig ngayon ng Diyos, yun na yun. Pwede may pattern sa sarili mo doon, yung iba. No? Pero huwag ka na ma-expect sa iba na gawin sa iyo yun. Yun yung problema sa atin. Eh. So, tayo na yung gumawa nun, hindi yung experience sa iba. So, wala kasing perfect. Okay? At yun ay, hindi lang siya perfect, it is perfected in us. So, sana mangyari yun. No? Naintindihan niyo ba yun? Yung pag-ibig, perfected in us. Sabihin na yung full effect nun at yung dapat nating makuha, maintindihan about that love, the love of God, ay makumpleto sa atin, bawat isa. Paano ito makuha, makamtan, at paano ito may maintain? So parang kalooban ng Diyos, pag hindi mo alam, alamin mo. Pag nalaman mo na, gawin mo na. Pagkatapos nun, dapat may maintain mo yun kasi pwede kang mawala dun eh. So ganun din ang pag-ibig pala. Okay, may part na forever, okay, indwelling of the Spirit of God, kaya ligtas tayo forever, mahal na tayo, pero pag sumusuway tayo, hindi na yung perfect in love, di ba? So, hindi pwede yung kahit sa mga madadaanan natin yun. So, may mga kailangan tayo maintindihan about this eh. Kasi karamihan, madalas, pag yung ano yung popular na belief, lagi may halong mali yun. Kaya huwag kayong agad-agad magtitiwala kung ano yung hindi tayo sold out sa sanlibutan. No? Na ano mga description nila sa pag-ibig na yan, di ba? Love is like a box of chocolate. Wow! Ano, ganun. Love is blind. Love is blind. Nasa Bible ba yun? Yeah. Pero may pagkatotoo yun. May pagkatotoo. Ibig sabihin, pag-ibig ng
isang tao sa another na tao, di ba, kahit may imperfection siya, hindi mo tinitingnan yun. So, ibig sabihin, parang in that way, love is blind. Hindi mo na tinignan yung nakita mo sa kanya. Kunwari, kunwari lang ha, wala nang duling dito, di ba? Kunwari, duling. Mahingan mo, ang ganda mo. Ay, hindi mo na nakita yung kapintasan niya kasi mahal mo eh. So, in that way, blind ka, di ba? So, in a way, totoo yun. Pero, may halong mali pag sa salibutan. Amen? So, yan. Ini-emphasize nila lagi yan. Lalo na naman ngayon, kunwari pa yan. Pero ngayon, lahat ng bagay yun, kinakapitalize na ng mga businessman eh. Diba? Kahit ano pa yan. Basta nauso yan, sige, sakya natin yan. Maraming na iniwala dyan, sige. Napakinggan ko yung speech ni Obama nung matagal na, kasi may nag-share eh. Eh talagang loko-loko po eh. Kaya hindi ko may, dati hindi ko maintindihan yung mga Amerikano. Galit na galit kay Obama. Ngayon, naintindihan ko na, pinakinggan ko yun, minamak na yung Bible. Okay? Ang sinasabi niya, tinatawanan niya yung Leviticus, tinatawanan niya yung Sermon on the Mount, malinawan yung quotation niya. Nakakasam na, pero maintindihan mo, yun ang sanlibutan. Okay? Hindi na naintindihan, pero Bible, ang daming beses yung binanggit yung Bible, pero tumak na Bible. Okay? So, ganun din sa pag-ibig ngayon, in-emphasize ng sanlibutan niya, hindi na naintindihan. So, tanong tayo ba, naintindihan natin yan? Yung mga bata, madalas sabihin, eh, mahal mo ako, ba't mo pinalo? Hindi ko maintindihan. Mahal mo ba ako, ba't mo pinalo? Yung sinabi sa Bible. Pag mahal mo siya, gusto mo siyang mapabuti, at kailangan niya ng palo, ano, gagawin sa'yo, di ka paluin ka. Kahit ayaw gawin niya ng tao, ng magulang sa inyo. Niwala ko kaya yung mga mahinang magulang, di pinapalo yung mga anak nila. No, iba medyo natatakot, yung iba parang nahihiya sa sarili nila kasi ganun ginagawa sa atin sa libutan eh. Uy, pinalo mo, tandaan yan. Ganun. Yung sabi sa Bible eh, ang kailangan gawin. May ginawang mali, aluin. Pero yun ay dahil sa pag-ibig. Okay? So yun ay totoo sa believers and unbelievers. Ini-emphasize yung love. Minsan hindi dapat, pero minsan tama rin. Kasi nga, love is such a wonderful thing, sabi nga nila. Okay? Okay, so, intindihin muna natin. So, ano ba itong pag-ibig ng Diyos? So, number one, how do we understand the love of God and how to maintain it? So, number one, tatlo lang po ito, napakabilis lang. Pero ito yung common topic kasi, kung napansin nyo, hindi natin madadong tinatopic. No? Laging pa, ano lang, pahaging, pa sa katapusan lang, sa gitna. Kasi common team to nga. Common. Maraming na churches, nasobrahan naman dito. Puro love of God. Hindi na nakalimutan na yung justice. Nakalimutan na yung punishment. Yung pagiging Diyos ng Diyos. Nang galit ng Diyos. Nawala na. Okay? Pina-explain yung galit. Pero lagi may ano. Nag-emphasize tayo dun. So sila dito, kaya ngayon, sa tamang ano lang tayo lalulugan. Okay, so love defined. Define muna natin kasi ang definition, madalas nakapansin nyo sa preaching natin, di ba? Mga importanteng terms, dinedefine natin sa umpisa kasi pag iba yung definition mo, pagkakaintindi mo sa isang salita, paano ka magpapatuloy tapos iba pala iniisip nung nakikinig sa'yo, di ba? So sa Bible, dalawang beses binanggit dito that God is love. Dito mismo sa topic lang, sa chapter lang na to, nabanggit yung God is love. Dalawang beses sa 8 at sa 16. Basahin natin kanina, nabanggit natin. Ay, hindi natin nabanggit yung 8 kasi nag-umpisa tayo sa 9. Pero sabi dito sa, umpisa natin sa 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Okay? So, maganda yung sabi sa verse 8, He that loveth not, knoweth not God. So, obviously, ibang love yung tinutukoy niya dito. Kasi sinasabi niya, ako nagmamahal naman ako sa aso, sa whales, sa aking kaibigan, pero hindi ko mahal ang Diyos. At hindi ko kilala ang Diyos. May mga atheist, di ba? So, again, ang sinasabi ko dito, yung love na pinapa-usapan natin ngayong umaga ay hindi ganun. I love swimming. I love basketball. Hindi yun. Ang babaw nun. Ibig sabihin, gusto mo lang gawin. Meron din sa Bible, no? Pero hindi yung pag-usapan natin ngayon.
Okay, yung favoritism, yung unang banggit ng love, si ano eh. Yung favoritism eh. Yung kay Isor, tsaka kay... Sino ba yung... Yan, kay Isaac, diba? Paborito niya lang si Iso. Kasi, I love his venison. Okay. So, hindi yon. Pag-usapan natin yung malalim na. Okay? Nag-aralan ko yung Greek, sabi nila, ilang klase daw ang ano. Kaya maganda talaga, aralin mo rin. Ilan daw yan? Apat daw. Ano yung isa? Phileo, which is the love of? Friend ata, Phileo. Di ba? Brotherly love. Or friend. Ano pa iba? Storge. Ano yun? Ano yung storge? A love of a parent. Okay, ano yung isa pa? Agape, which is the? Love of God daw, di ba? Ano yung isa pa? Eros, di ba? The love of a... Yun daw. Hinahanap ko sa Greek, wala. Inaaral ko, agapo lang. Agapo, agape, aga... Yun ang love. Yung phileo is friend. So, kaya minsan, ganda karalin din eh. Anyway. Kailangan natin, sinasabi dito, tingnan ko ulit to sa Greek Bible ko, pero alam ko, agapo rin to. Okay? So, beloved, let us love one another, for love is of God. Okay, pag hindi mo daw kilala ang Diyos, dito sabi dito, and knoweth God. Everyone that loveth is born of God and knoweth God. So, sino din ang nakakaalam talaga ng pag-ibig? As defined here. Sino lang? Lahat ba ng tao? Hindi, di ba? Linaw. So, sino lang? Yung nakakilala sa Diyos at anak ng Diyos at nakakilala sa Kanya. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Maganda sana sa mga young people do, kasi nga, yung gusto kong introduction din dito, yung mga young people ay, di ba, nag-uumpisa na kayong alamin kung ano yung pag-ibig na yan. Dito lagi pinag-uusapan yan, tapos pag pinag-uusapan yan, kahit anong klaseng tao pa yan, mahirap, mayaman, kinikilig lahat, bakit may tawa, may iba gumagastos naman, iba may pagka-OA pa. Ano pa yung pag-ibig na yan, di ba? So, nakaka-interest ang magkakwento naman, yung mga adult naman, magkakwento. Di ba? Sa pulpit nito, magtatawa na doon, hindi ka makarelate, di ba? So, bakit ganun? Kasi yun yung pag-aaral. Pero ngayon, makikita natin, may definition ng Bible na mas maganda. At yung outside of this, love, ano sa palagay niyo yun? Kahit pa mahalaga yun sa mga businessman, sa mga mag-asawa, kahit mahalaga pa yun sa ibang tao, itong pag-ibig na klase ng pag-uusapan natin, ito yung importante at mas importante, at kahit ano pa ang pag-ibig yung meron sa iba ay, ano yan, substandard yan. Okay, kasi sinasabi dito, hindi mo alam ang pag-ibig kung hindi mo alam ang Diyos, kilala ang Diyos, at ikaw ay anak ng Diyos. Okay? Kaya sabi dito, he that loveth not, knoweth not God. Yun yung pinaka-din eh. A delineating line dito. Sinabi niya, pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka pa nagmamahal. Nakita niyo ba yun? He that loveth not, knoweth not God. Bakit? Kasi nga, God is love. Kung hindi mo kilala ang Diyos, huwag mong pag-usapan yung pag-ibig na yan. At lalo na tayo. Kaya tayo ngayon, magbabasa tayo, paano ba maging mabuting magulang? Search. Psychology Today. Ganito ang gagawin nyo. Huwag mo silang paluin. Naniniwala ka ba doon? Kung hindi mga Kristiyano, hindi niniwala sa Diyos? Hindi, meron silang idea din eh. Idea lang yun. Hindi yun ang love na sinasabi sa Bible na tamang love at totoong love. Okay? Love of the... Kahit ano pa yan, love of the country. Ang daming mga nagmamahal sa bayan, hindi naniniwala sa Diyos. Anong gagawin natin sa kanila? Hindi tayo maniniwala mo. Siyempre, yun ang sinasabi dito eh. Hindi, nagmamahal daw talaga sila sa bayan eh. Hindi, maniwala ka dun. Hindi totoo yun. Either naghahangad yan ng ano, nagpapakitang tao lang yan, ano, mahal daw nila ang bayan. Ang Diyos niya, hindi mo kilala. Sino ba nagbigay niyan? Sino ba make it possible na mayroong country, ba't di na tayo isang buong one world religion and one world government? Ba't di na lang ganun? At papunta tayo sa ganun.
Pero yung kahit paano, meron pa tayong semblance ng pag-ibig sa sariling bansa. Kasi nga, madalas ay hindi. Lalo tayo, island tayo. Yung maganda sa atin. So, may mga common sa atin na wala sa iba. Okay? So, kaya mahalin natin yung sariling atin. Pero again, yan ay substandard or mababaw yan. So, kung kayo kung mahalin yung kahit anong bansa yan, kung nagmamahal din sa Diyos yan, wala kang pakialam anong kulay niya, anong amoy niya, okay? Doon sabihan ko rin sa kanya, maligo siya kung sahali. Still, mahal ko siya, amen? Amen. May nakasalubong tayo dito. Uy, Amerikano, walang ano to. May nakasalubong natin dyan sa, parang ayoko na agad eh. Pero sinubungan pa rin natin, yun. Totoo nga, walang pakialam. Pero hindi lahat. Hindi lahat ng ibang Amerikano ay walang pag-ibig sa Diyos dahil may mga kaibigan tayo na talaga naman nagmamahal sa Diyos. Amen? So, wala yan. Wala yung mga pag-ibig ng iba. Ngayon, ano yung kailangan natin maintindihan? Sabi dito, God is love, He siya ang source. Okay? God is its source and knowing Him is not knowing Him is not to love at all. Yun yung sinabi ko kanina sa verse 8. Ngayon, sa verse 16. Ito na, medyo kailangan natin maintindihan ang gusto, ha? So, medyo ano yung utak nyo, handa nyo, tsaka yung puso nyo. Sabi dito, and we have known and believed the love that God had for us, had to us. Okay, naintindihan daw natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos na meron siya para sa atin. Okay, ano yun? God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Medyo malalim, di ba? So, ano daw yun? Ano yung dwell? Ano yung isipin ng dwell? Nananahan. Meron ba yung bahay? Kahit wala kang bahay, nung wala kaming bahay, nangungupahan, doon kami nahiniraan. Doon kami mautulog, doon kami madalas kumakain. Hindi lagi, pero madalas doon. Nandun yung mga gamit, nandun yung... Well, ibig sabihin, doon ka madalas, kaya nga address ka, di ba? Especially yung mga may pamilya, andiyan yung anak mo. So ngayon, pag nanahan ka na doon, hindi ka na basta-basta makaalis, di ba? So, nung nandun nga kami, ang hirap ng palipat-lipat, naisip namin. Kaya yung mag-ipon ng mga gamit kasi maisira din pag naglipat ka. Huling lipat nga namin yan, sira. Isang cabinet. Kasi kahit anong, iingat mo, yung mga kakarga niya, wala namang pakialam dyan eh. Pero, gusto ko sabihin, pag ikaw ay nanahan na, okay, kaya kayo magpapamilya, importanteng alamin yung sa kayo mananatili. Yung iba sa atin na medyo magaling, matalino, maganda yung karir. Ikaw may mili niyan eh. Mga kilala mo, maganda pala sa ganitong bansa. Kaso hindi mo iniisip, may bagay din na pangit dun. Again, sa... Kaya huwag niyong laging isipin, saan ba mayaman? Saan mong safe? Hindi laging ganun. Kahit sa kaibigan. Sino mang gusto kong kaibigan? Hindi ko lang pwedeng lahat kaibiganin. O sino ang kaibiganin ko? Namili ka lang, di ba? So, ganun din sa church. So, anong pinaka-ano natin dyan? Pinaka-rule of thumb, kung saan ka gusto ng Diyos, lagi mo siyang i-acknowledge. Sabi sa Bible, di ba? Ang sabi doon? In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, pag di mo siya in-acknowledge, wala na. Ngayon, ganun din sabi dito, ang Diyos sa pag-ibig, sa tayo tayo maniniraan. Ulitin ko, ha? And he that dwelleth in love, dwelleth in God. Siyang nananahan sa ibig, gusto mo lagi yung pag-ibig, ayaw mo nung away-away. No? Bata pa ako, may makikita ko mga ganyang tao, parang inclined sa away. Tapos makikilala mo yung pamilya, ganun pala. Eh, kaya naman pala eh. Nanay, tatay niya, hindi magkasundo. So ngayon, ano mangyayari? Parang gusto niya, parang sport na sa kanya yung away. Oh, ganun eh. Ito po yung ano nito. Ayan. Kaya yung pag ikaw, gusto mong pag-ibig tayo. Ha? Gusto ko mahalan tayo. Sabi dito, nananahan din siya sa Diyos. Madalas yun. Even sa unbelievers. So, yan yung mga madalas makakilala sa Diyos. Okay? Hindi nyo ba yun? Kasi nasabi din sa Bible, sabi ng iba kasi, lahat tayo, mahal ng Diyos. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya, yun nga, pag mag-soul winning daw, kaya may nag-ano dyan, puntahan mo. Hindi mo alam. Maliligtas din yan. Hindi totoo yun eh. Practically.
May mga taong pag ayaw sa Bible study, sign na yun, ha? Medyo, bakit? Diba? So again, pagkatsagaan mo hanggang kaya mo. May ganun ang Bible, ang galing niya. Kinoconsider niya, diba tayo? Ganun tayo. Kung soul winning tayo, kinoconsider ko kayo, hindi ko kayo gustong isugo doon sa ano. Sa parang NPA yata dito. Sige, pasukin natin. Matapang tayo, eh. May mga lugar na ganun, na dahil sa kapabayaan ng mga tatay-tatay nila, okay, medyo malayo sa kanilang gospel. Diba? So, ganun din dito. Sabi dito, pag hindi ka mapagmahal, ikaw yung taong hindi mapagmahal. Diba? Kahit kailangan, share lang ka. Hindi, share mo sa lahat ang gospel. Hindi mo maiwasan talaga minsan yung ibang tao. Kahit share lang ka, huwag na lang. Yan ang totoo. Nakakuha nyo, nakikita nyo yung pagkakaiba nito sa sinasabi ng iba na kaya yung iba discourage mag-soul winning kasi parang walang direction, eh. Yun ang totoo, eh. Kasi hindi rin marunong yung nagano sa kanila. Basta banat. Ganda yung testimony ng dalawa ng ano, eh, soul winning, eh. Totoo yun, eh. Kaya hindi mo magawa kasi ang labo na instruction, parang ka-plastikan pa. Let's preach them. O sige, kailan natin gagawin? Saka na. Okay. Kasi nga, yung very definition of love pa lang, mali na. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Pagbabasa ka ng Bible, hindi. Okay? Kaya ngayon, yung mga yung mapagmahal, kaya ako, doon tayo mag-burden lalo. Ito dapat, maligtas ito, share natin. Pag mapagmahal yan, okay? Ngayon, pag, again, nakita nyo ba yung ano, applicable to sa mga unbelievers at sa unbeliever in general? Okay? Pero but especially sa mga believer. Okay? Kasi pag nanahan na ang Diyos sa'yo, yung pag-ibig niya nasa iyo na, ano napansin mo? Siyempre, manahan ka na sa Diyos. So, ayan yung mga mamahalin mo na yung church, yung gawain ng Diyos, all winning. No, hindi na sa iyo, ano yung mabigat? Kasi mahal mo ang Diyos, mahal ka pala niya, eh mahal din niya ibang tao. Ano gagawin mo? Hindi mahalin mo na ibang tao, na mahal ng Diyos. So, ngayon, mananatili ka na sa gawain. Diba? Sabi dyan, hindi ka lang mananatili sa Diyos, ang Diyos ay mananahan din sa'yo. So again, yan ay talagang na-fulfill sa pag ikaw ay naligtas sa panakanan ng Diyos. Ano? Ang Diyos, ang Holy Spirit especially, ay mananahan na sa'yo. Hindi na siya alis dun. Pero gusto ko lang emphasize na sa verse 16, sabi dyan, sabi kasi dyan, meron dyan, sabi dyan, and he that dwelleth in love, dwelleth in God. Okay, pag Kristiyano ka na ngayon, may time pa ba na hindi mo mahal yung Diyos? Ako naman, nabibigatan ka sa Kanya, mayroong nangyari sa sinubukan niya, may namatayan ka ng mahal sa buhay, kaibigan. Posible ba na anak ka ng Diyos pero hindi mo mahal ang Diyos? So lahat kayo, pag sinabi mo, mahal niyo ba ang Diyos? Lagi. So, nagkakasala pa ba kayo? Oh, mahal nyo ba ng Diyos habang nagkakasala kayo? Ang hirap sagutin, eh, no? Pero kung magiging honest kayo sa sarili nyo, ano? At lagi naman tayo dapat maging honest, ano? So, hindi, okay? Diyan na mapasok ngayon yung pagkakaiba na binabanggit natin kanina. Yung kaligtasan, minahal ka, indwelt ka ng Holy Spirit, pero hindi laging perfect yun. Ibig sabihin, kahit sa mag-asawa, yun na yung paghihirapan mo i-maintain. Okay, yung kaligtasan, kunwari, nagpakasal kayo, kunwari, perfect situation sa matinong mag-asawa, kahit paano, matinong tao. Pag nagpakasal lang kayo, hindi na kayo mag-iwalay, dapat. Yung nahan kayo, nagsumpahan kayo sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. Kung matino ka, hindi mo na alisin yun. Ngayon, ibig sabihin ba nun, habang di kayo nag-iwalay, lagi ba kayo nagmamahalan talaga? Hindi rin, di ba? Pag may nagkulang yung isa, nagkulang pareho, magkagalit kayo, nasa na yung love? Nawawala, di ba? So, yun yung pagkakaiba, dapat natin maintindihan at huwag kayong malito. Yung pag-ibig at yung feeling of love ay nawawala. Kaya nga dapat tayo ay mag-dwell. So, again, ang bahay, bahay mo yan, pero yung iba sa atin, meron akong kilala, ganun. Kaya siya rebelde yung anak, eh. Bading. Anong ginawa? Ba't yung kapatid ko laging wala sa bahay? Ang palagay mo? Rebelde yan, eh. Anong ginagawa yan? Pakasaya yan. Sa kasalanan. Ganun ang mga young people na nahiwalay na sa Diyos at
Even sa kanilang magulang na supposedly yung family, loving relationship, doon sila nakadwell, yun yung bahay nila, pero wala. At wala sila sa bahay. Ayaw nila sa bahay. Walang pag-ibig. Nakita niyo yun? So, pwede kang umalis or pwede namang bibisita ka nila parang bolder. Kasi ayaw mo dun sa hindi ka lang makalis. Okay, nakita niyo yung pagkakaiba. Pagligtas ka, ligtas ka na, mahal ka ng Diyos. Pero pag hindi maayos ang relationship nyo, pwede ka lang hindi mahalin ng Diyos. Okay? Hindi mong pilitin yung doktrina na basta kahit anong mangyari, mahal ka ng Diyos. Hindi nga ganun sa Bible, paulit-ulit dito na hindi lahat ng tao mahal ng Diyos. Kahit yung mga Israel, mahal sila ng Diyos, tapos hindi sila mahal ng Diyos. Pag ganun eh, balik-balik eh. Kasi pag hindi sila sumusunod, ganun. Okay? Pero mayroong pag-ibig na hindi na nawawala. Okay? So, katulad na sa anak. Pinanganak yan, mahal mo yan, automatic yun. Pag sumunod, lalong pinamahal mo. Pag hindi sumusunod, medyo nabawasan. Pag talaga nag-rebel din, ha? May nananatiling mahal ko yun, eh. Mahal ko yun, lalo na dati. Naalala mo yun, bata to, pinapaliguan ko to, pinapakain ko to, mahal mo siya. Kung sa mahal. Pero, kung nagkulang ka, or siya, or pareho kayo, diba? Kahit pag tinanong mo, mahal mo ba yung ano mo? Minsan yung sagot na, oo, ano lang, labas sa ilong eh. Yan ang totoo, pero hindi na mahal. Amen? So, anong ano lesson dito sa point number two? Number one, love defined, God is love. Siyang nagmahal, siyang pag-ibig, pag kinalimutan mo siya, nawawala yung pag-ibig. Okay? So, may nananatili, pero hindi maganda yung so wala yung indwelling. Kaya ang ano natin ngayon, dwelling in the love of God. Okay, wag kayong ano, wag kang ayoko na, bata pa ako, gusto mo na umalis. No? Huh? Gusto mo na, may mga ganyan kasi hindi natuturuan. Kilala ba yung gano'n? Kilala mo yung gano'n, yung bata namin, lagi wala sa bahay. Puro balkada, bata pa. Mas masaya sa balkada niya. Tanungin mo, anong klase ba yung pamilya meron kayo? Kaya pala. Okay? Pero tayo, hindi dapat gano'n. Amen? Sa pamilya, pagsikapan natin na yung bahay natin maging dwelling place ng pag-ibig. At yan na hindi mangyayari nga kung tayo mismo hindi nananahan sa Panginoon. Okay? Parang tapos na yung mensahe. Anyway, dito tayo sa verse 17. Sabi ito, herein is our love made perfect that we may have boldness in the day of judgment because as He is, so are we in this world. Medyo malalim to. Okay? Herein, pag sinabing herein, dito nga, ang ating pag-ibig ay made perfect. Ano yung say made perfect? Nakukumpleto, naging husto. Okay? That we may have boldness. Actually, may kinalaman yung sa ano, sa 16 niya. Kasi nga, kung tayo nananahan sa Diyos, ang Diyos nananahan sa atin, dun nagiging perfect yung pag-ibig. Okay, kaya nga, pero may sinabi dito that we may have boldness in the day of judgment. Ano'ng sabihin nun? At sinabi niya yung dahilan, bakit tayo magkakaroon dapat? Kasi naman, nung siya, kung ano tayo dito, ganun naman siya eh. Entendihan niyo ba yung iba? Ganito ah. Yung iba, bakit nagkakaroon sila ng pag-ibig sa isa't isa? Kunwari, si Jamie, tsaka si Jana, kunwari lang. Di sila magkakilala. Pero pansin niyo ba, kung pareho yung kalagayan nila, kunwari sa school, kunwari lang, pareho silang nabully. Pero pareho silang ano bang naisip ko? Hindi sila ayon sa iba na, kunwari, yan nga, pag-Kristiyano ka, di ba? Hindi ka pabod sa ginagawa ng iba. So, magiging out of place ka. Napansin nyo ba, madalas hindi sila ngayon yung mag sa'yo mag-join force. Kasi sila yung nagkakasundo minsan dahil sa persecution. Ayaw pala nila sa atin, hindi tayo na lang. Di ba? Hindi masama yun kasi ito sinasabi dito, yo. Tayo ay bold. Bakit? Ang Diyos, kung ano tayo sa limutan, pinipersecute tayo, hindi tayo pinapansin, ganun din ang Diyos eh. Di ba? Kaya ngayon, nade-develop yung pag-ibig na yun, hindi tayo nalulungkot, kung konti tayo, ganyan-ganyan, tayo, sinasasabihan tayo ng mali, hindi naman totoo.
Eh kasi ganun din ang ginawa sa Panginoon. Alam mo, perfect siya. Wala siyang kasalanan. Siya pa yung pinagbintangan. Siya pa yung pinatay. Siya pa yung pinagsinungalingan. Naalala niyo yung mga kwento doon? Pinagsinungalingan siya, pinatay, pinahirapan, bandang uli. Hanggang ngayon, yung mga Hudyo na yan, puro kasinungalingan, pinagsasabi kay Jesus. Yun yung so ngayon, ang sinasabi ko dito, hindi yung ano kasi, idea ng mga kabataan kasi, yung pag-ibig dapat laging masaya. Pag hindi na masaya, hindi na pag-ibig yan. Hindi na tayo uso, hindi na tayo relevant sa kanila. Hindi mo naintindihan, minsan ang pag-ibig nag-revolve sa hindi sa lahat ng tao. No? So sa case natin, ang Panginoon, hinusgahan siya. Hindi magandang kanyang pakikisama sa sanlibutan kasi nga hindi siya sa sanlibutan. So ganun din tayo ngayon. In that way, ano, pwede tayong ma-perfect in love na yan. We can dwell with Him and Him in us. Pag sinik natin yung kapag-ibig ng ibang tao ng sanlibutan, hindi mangyayari ito. Alam, nakita niyo ba yun? Sabi rin sa, dito rin yun sa 1 John eh. Kalimutan ko sa 2 ba yun? Hinapin natin. Sabi, sana ang pag-ibig ng Diyos. Iba yan. Ito, sabi dyan, no? My little children, let us not love in word. Sorry, hindi yan. Yung, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Saan yan? It's not of the world, that is God, but of the world. 2:15, no, 3 pala to. Yan, okay. Love not the world, neither the things of the world. If any man love the world, the love of the Father is in him. Nakita niyo yun? So nawawala ngayon. Pag minamahal niyo, ito yung gusto ko, eh ayaw ng Diyos sa sanlibutan. Okay? Minahal niya sa sanlibutan, pero hindi magbibigay ng terms yung sanlibutan. Ang nagbigay ng terms, okay, paano tayo magmamahalan? Ganito ha, yun ang sabi ng Diyos, ayaw ng iba. So ngayon, yung kaya yung mga marami sa sanlibutan, ayaw ng Diyos sa kanila, at ayaw din sa Diyos. O sino mamahalin mo ngayon, yung sanlibutan o ang Diyos? Pag minahal mo yung sanlibutan, yung love of the Father ngayon, wala dun. Okay? So kaya yung babalik tayo dito, pag minamahal mo ngayon ng Diyos, normal na sa sanlibutan, ikaw yung mawawalan, ganun, basically. So expect natin yun, hindi tayo yung panghihinaan. Eh bakit yung ibang church, marami, parang nagmamahalan sila. So na-psychology lang sila nung cult leader nila. Nung abatingnan mo nga. Hindi ibig sabihin marami sila, di ba? Iba ginagamit pera. No? Eh, paano nga sabihin ngayon ng Diyos nag-build ng church kung ang ginamit mong ng weapons or ng methods hindi sa Diyos. Di ba? Kaya tandaan natin to, ito yung mas mga may bagay na may kinalaman sa tunay na pag-ibig. Pag nanatili ka sa church, maintindihan mo yan. Pag lumabas ka dito, kahit anong sick mo yan, tumanda ka na, parang hindi ko pa rin malaman kung anong Diyos, ang pag-ibig. Di ba? Yung magtatanong, what is love? Natandaan nyo na. Natandaan lang, nakakabwisit eh. Pero ang ginagawa nilang laro, di ba? Kahit alam nila na hindi ko maalaman to, hanggang ngayon, tanda ako na hindi ko pa alam. Inaalis nila sa sistema nila yung gano'n na yung conviction na parang may mali sa atin. Ba't di natin naiintindihan itong tanda na natin, okay? So kaya kasi nga, dapat tayo ay ang isik natin yung pag-ibig sa Diyos. Okay, kung ano yung pag-ibig ng Diyos, sinet niya. Siyempre sa church yan, una sa kanya. Pag natutunan umali ng Diyos, matutunan umali niyong church. At yung kanyang gawain. Amen? Amen. Okay, so love may be perfected, completed, be matured about it. Paano daw? Dito sa verse 17, yung binasa natin, pinaka-ano natin, di ba? Yan. Herein is love made perfect, that we may have boldness, okay, in the day of judgment, because as He is, we are in the... But pansinin nyo yung bold. Anong kinalaman ng boldness sa love? Diba? May tatingnan nyo. Para medyo... Sabi nga ng mga... Sanlibutan, diba sabi nila? Ang pag-ibig!
Pag pumasok, yeah, alam yun, sa puso ng sino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ah, nakikinig ka. Ano sabihin nun? Si Batman ang iharang sa akin. Sabi nga nila eh. Dati si Batman, ngayon baril na eh. Anong sabihin nun? Kasi ibig sabihin nun, pagmahal mo talaga yung tao. Ano nga, hamakin na sino? Ano, pakialam ko kung ayaw sa akin ang magulang mo. Mahal kita yun. Ganun, di ba? Anong ano ngayon, ayaw ng kaibigan mo sa akin? Mahal kita, di ba? Totoo yun eh. Ganun, no? So, mayroon nagtanong sa akin dati, church member. Sabi ba naman, siguro naman kung anong ba't ako'y natanong. Kaya sabi niya, again sa akin yung ano eh. Again sa amin yung magulang namin. Anong gagawin namin? Kuya Ace, ganyan. Ilang taon na rin kami, ganyan. Ayaw daw kami, ano. Hindi ko alam. Sa bandang uli, siya, nagpaliwanag siya. Sabi ko lang sa akin, hindi ko sinabing ganito gawin. Sabi ko, kung mahal niya talaga isa't isa, wala naman ginagawang mali, eh paglalaban niya yan, kahit pa sa magulang niya. Tama ba yun, no? Gusto niyo, yung mga anak natin, sobrang sunod sa atin, di ba? Gusto natin sumunod sila, pero alam natin yung darating sila sa panahon na pag, yun nga, pag hindi mo kasi na-train yan, mali rin talaga yung magiging choice nila. Kasalanan mo rin yun. Pero kasi sabi ko lang ngayon, yung point natin ngayon, isang pag alam mo na talaga, mahal mo talaga yung isang tao, kunwari, paglalaban mo yan. Okay? So, huwag tayong mag-dwell doon. Yun lang yung medyo exciting na part sa atin kasi yung controversial. Pero ganun din sa Diyos, di ba? Kung mahal mo ang Diyos, paglalaban mo siya. Mahal mo yung church, maglalaban mo yung church. Attendance pa lang yun, yung paglaban, paano na. Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Doktrina. Ayaw natin pag-aralan yung doktrina, magmahalan tayo sa isa't isa. Pero yung doktrina, baya, hindi pwede yun. Labas na yun sa parameters ng pag-ibig ng Diyos. Kung yung doktrina, hindi mo inaral. Parang ganun din yung mga bata na wala pa sa edad, mahal ko siya. Hahamakin ko lahat. Wala ka naman sa kalooban ng Diyos. Wala ka sa kalooban ng magulang mo maganda, okay? So, again, balance yan. Pero isa yun sa mga property ng pag-ibig. Yun ang gusto ko sabihin. Pag mahal mo, pag lalaban mo, you have boldness. Mahal ko to, mahal ko to. Kung nga, ikaw, gusto all winning ka, ganun naman. Talagang tinatamad ako, hindi ko may tanggi. Dito lang ako kasi. Pero pag-ibig ng Diyos yung namamalagi sa'yo, mahal na ng Diyos, mahal mo ang Diyos, mahal mo yung gawain niya. Hindi ka magmimintis. Diba? So, winning tayo. Yan ang gusto ng Diyos eh. So, may boldness. Okay? Kaya sinasabi to, nabanggit dito sa 18 ngayon, anong sabi dito? There is no fear in love. So, yung pure na love, kahit minsan may natural na takot tayo sa tao, rejection, diba? Sa hindi lang rejection, opposition. Okay? Dun sa Bible, ano namin, talagang ramdam na ramdam ko eh. Yung iba lang talagang ang panlaban lang nila, ignore. Okay? Kasi nga alam nila, malakas din ang salita ng Diyos. Saka pag ikaw yung decidido ka talaga, alam mo yun eh. So iba, ignore lang. Pero iba talagang lalaban eh. Sabi nga sa inyo, sabi sa akin. Again, medyo pa ilalim. Tira, pero dapat baka masama yan. Ganyan eh. Dapat din yung ginagawa yan eh. Kasi sensitive yung religion eh. Ganun, galing ng mga terms ito. Pag inaral mo, ano sensitive yung religion? Ano yung sabihin nun? Totoo yun, pero importante ba o hindi? Di ba? Nakita nyo yung iwas? Iniwasan yung tamang, yung issue, pero tatanggihan ka pa rin. Pero pag ikaw ay mahina-hina, ay ayaw pala nila eh. Pinaramdam nila sa akin eh. Na ayaw nila. Okay, hindi ko namamalit ng mga kaluluwa na to. Okay, so, pero hindi. Pag mahal mo ang kaluluwa, ano gagawin mo ngayon? Yung takot mo na, yes, may takot tayo. Pero yun ay, sabi dito, cast it. O hindi lang ano, ayun yung fear. Iwas lang. O, hindi papansin eh, di ba? Pag nagmamahal ka, anong pakilam ko dyan? Wala akong takot. Ito nyo ba yan? Ganun ang dapat tayo, mga Kristiyano. Lalo sa soul winning. Tanong mo sa akin, mahal ko ba ito? Kung kulang ako sa pag-ibig, takot ako. At sabi dito, hindi ka kapase kumpleto. Okay, ang sagot dito, kailangan mong kumpletuhin. Kaya kung ginawa natin sa ating soul winning seminar, di ba, inalis natin ng lahat ng pwede mag-hinder sa atin, ignorance,
Kung ano man yan. Hindi ko kasi, kaya ako takot kasi hindi ko alam gagawin ko. And binigay na sa'yo ngayon. Alam mo na ngayon, pati motivation. May motivation ka na. Nililid ka pa. Eh, takot pa rin ako. Alamin mo kung ano yung source ng takot mo. Diba? Saka mo ngayon ibalibag. Okay? At ang pambalibag mo dyan, pagmahal mo yun. Lahat hahamakin mo. Amen? So yun. Ako, nung ano ko to, parang love of God, di ko may pinta eh. Naiintindihan ko, pero misa yung mong aminin sarili mo, hindi, matapang ako eh. Alam mo lang eh, pero kung hindi ka makarating doon sa talagang dapat mong gawin, takot ka noon, ibig sabihin. Identify mo kung ano yung tinakatakutan mo. At sinasabi dito, kasi hindi ka nagmamahal o hindi pa perfect yung magmamahal mo. Kulang, or medyo may nagme-mess up doon sa mahal mo yung kaluluwa eh. Ang dami mo narinig na ganyan eh. Hindi nang sabihin na mahal ko talaga. Alamin mo. Ngayon, sa ano, share na natin sila. Sige po, kailan? Hindi ko alam. may ano, di ba? May duplicity. Pero, isa to sa mga pag naintindihan nyo. At aminin yung sarili nyo, kaya mo hindi sila masyaran. Kasi hindi pa sapat yung pag-ibig mo. At mapaperfect yan sa Diyos. Alamin mo, gano'n sila kayo na mahal ba sila ng Diyos? Namatay siya, mahal sa kanila. Mahal ba sila ng Diyos sa palagay mo? Sinong kailangan sumagot yan sa'yo? Mahal sila ng Diyos. Mahal sila ng Diyos, kaya kung motivation at motivation lang, ano, may question ka pa ba? Wala na. Okay, ngayon, kung may takot ka pa, alamin mo yung source ng takot mo, mahalin mo din sila. Minahal sila ng Diyos, ano gagawin mo? Ikaw yung mag-share ngayon. Mahalin mo din sila. At pag talagang mahal mo sila, yung totoong pag-ibig, hindi yung sinasabi sa libutan, mahalin mo ako, bakla ako, sharean mo ako, mahilo ka na. No? Kasi hindi mo alam yung parameters ng tsaka yung boundary ng salita ng Diyos. Ngayon, pag alam mo, hindi ka obligadong sharean lahat, okay? So, hindi ka natakot na yan. Okay? Sana nakikita niyo yung aking ano. Kaya sabi dyan, ang opposite ng fear is boldness. Okay? Kaya sinabi dyan eh, inumpisa niya sa boldness, and then sinabi niya, dapat maalis yung fear. Ayan. Ngayon, tapusin na natin to. Last point, sabi dito sa verse, balikan natin sa 13. Basahin ko and then, tingnan niyo ko ano yung message ha. Sabi dito, hereby know we that we dwell in Him and He in us because He had given us of His Spirit. Okay? So, paano mo masabi? Kasi ito na naman yung problemang topic dito. Sabi ng iba, hindi ka ligtas pag hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin. Ang dami nalilito dyan kasi dapat bunga mo daw yung kesyo bunga mo yun. Pag walang ebidensya ng pagkaligtasan, yung iba, syempre sobrang mali, yung mga tongues, yung mga ganyan. Pero iba namang baptism, dito rin. Pag hindi ka gumagawa, hindi ka ligtas. Requirement ba yun? Hindi. Teka, labo. Requirement ba o hindi? So, pwede ba naligtas ka, pero hindi ka gumagawa? So, ang totoo, ang tama is pwede. Hindi natin gusto yon. Dapat gumawa ka para pakita, hindi lang pakita yung pag-ibig, pero especially rewards. Babayaran ka na dyan sa mga label mo eh. Hindi makuha ng iba eh. Anyway, so ngayon dito, sabi dito, malalaman natin na siya ay nananahana sa atin at tayo sa kanya dahil sa kanyang spirito, yun, may spirito siya. Hindi natin kailangan gumawa. Ganun ba yun? At tingnan natin ngayon kasi puro pag-ibig ng Diyos yung pinag-usapan dito. Pero bandang uli, sabi dito, di ba? Ayan. We love Him. Because he first loved us. So, minahal na tayo. So, automatic, mahal na natin sila. Ganun ba yung sinasabi? Walang ganun. Walang automatic sa pag-ibig. Conscious effort yan. Okay? So, sinabi lang dito na nauna siyang magmahal sa atin. Pero, minahal din natin sila. Pero, hindi sinabi na automatic yun. Ngayon, sabi dito. Kaya, makikita natin yan. Ito yung verse 20 and 20. Ang pinapakita na ngayon dito kung paano may maintain yung pag-ibig na yan. At, ikaw ba ay automatic? Hindi. Sabi dito, if... Okay, alam nyo ba yung sabi, if? Okay, conditional yan. Sabi, if a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar, for he that loveth not his brother whom he hath seen, now can
he loved God whom he had not seen. So ngayon, sabog na yung argumento na automatic yung pag-ibig natin sa Diyos. Okay? Kasi sabi dyan, if eh. Eh, yung hating of his brother, familiar tayo dyan. No? So again, mahal mo, galit ka sa bakla eh, brother ko ba yun? Yun ang tanong. Ibig sabihin, sabi ng iba, ganito sabi ng iba, oh, kita mo yan. Dapat mahal mo lahat ng tao. Nasaan dyan? Sabi nito, brother. Ibig sabihin nito, pag nakitaan mo, especially pag ligtas, okay? Meron bang possibility na kapatid mo yan, ligtas din niya, kahit may shortcoming yan, di mo mahal? Di nga. Tsaka yung sinasabi dito, di ba? If he loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? So may pinasabi dito na, mas madaling mahalin ngayon yung nakikita mo. Eh sinasabi mo, mahal ang Diyos, di mo nakikita. So may kaplastikan, di ba? Sabi nga dito, may kasinungalingan. So again, hindi ito sinabi nga pag sinungaling ka na. Ibig sabihin ito, pwede mo i-correct. Okay? Kaya mensahe natin, intindihin natin ito at i-achieve natin yung pag-ibig ng Diyos at i-maintain natin, may dwell tayo ng pag-ibig ng Diyos at isa sa mga yan, nakikita natin na mahal talaga natin ng Diyos, minamahal natin yung kapatid natin. Ngayon, papasok din ba dito yung love life? Yes. Pero again, ano siya, di ba? Subset lang siya ng pag-ibig na pinag-uusapan natin. Diba? Ang hirap nung sabi mo, mahal mo yung mga kapatid sa church, pero asawa mo, hindi mo mahal. Eh, yun nga yung obligasyon mo eh. Hindi lang sa tao, sa Diyos. Diba? Hindi ko gusto yung tsura niya. Ba't mo nakasalan? Kung ano man yung dahilan mo, isipin mo na lang. Mali yun. Asawa mo nga eh. Anak ko, hindi. Matigas yung ulo ng anak ko eh. Hindi ko mahal, obligasyon mo yun. Kaya mahalin mo muna yung kapwa mo, ito, sa brother, kahit sa church. In churchmate ko, parang ano eh, tamad eh, kunwari gano'n, mali yun, di ba? Masama yun. Pero kahinaan niya yun. Again, di excuse yung kahinaan. Ha? Pero reality, medyo ano, alam mo na, hindi sila train. Mahalin mo pa rin, amen? Basta kapatid mo, hindi haters of God. Di natin mamahalin yung haters of God. Kalaban natin yan. Pag minahal mo rin yan, litong-lito ka na, ano ba talaga? Either magpapaka-plastic ka sa harapan ng Diyos, harapan ng tao, pero yung utak mo tsaka yung puso mo, ano ba, mahal ko ba to eh? Kailangan. Sa Bible, may hate din siya, di ba? Ang linaw nun, kung galit ng Diyos sa kanya, sabi mo, mahal mo siya, ano ka? Nagpapanggap ka at that point na mas magaling ka pa sa Diyos, mapagmahal ka sa Diyos, ano ka? So, nakikita niyo ba yung aking grief? Dinidistinguish natin yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng iba na mapagkunwari. At hindi nga nila maintindihan sa sarili nila, kaya tanda na, what is love? Ganun pa rin ang tanong eh. How can he love God whom he had not seen? So, kaya ano na una ngayon? Yung pag-ibig sa Diyos o pag-ibig sa tao? Pag-ibig sa Diyos. Very good. Nakuha nyo na. Definition nyo. Ibigin mo ang Diyos. Maintindihan mo na minahal ka ng Diyos. At paano ka minahal ng Diyos? Kahit ano, unconditional? Hindi. Diba? Manampalataya ka muna sa Kanya. Maintindihan mo yung pag-ibig niya. At pag alam mo na yun, naintindihan mo na yun, pwede mo na ngayon gawin sa iba yung pag-ibig niya, yung tamang pag-ibig na yun. Yun ang mensahe natin ngayon. Okay? So, yun ang perfect love. Wala kang masasabi dyan. Wala kang against dyan. Sabi, against these things, there is no law. Walang law dyan na bawal umibig. Walang ganun. Ba't ka umiibig, ha? Bakit masisira ng gospel? Eh, ka-church ko na siya. May church na rin kami, pero hindi kami ligtas. Ba't mo siya isira? Eh, mahal ko siya, eh. No, hindi ko pwede, walang pwedeng humarang sa atin. Amen? Amen. So, tatapusin na natin. Sabi dyan, so actually, yun na yun. Okay. Yung pag-ibig ngayon ay maintain mo sa gawain. Maintain mo yan. Parang wala. Hindi na ako fired up sa gawain. Soul winning. Huwag mo sabihin, trabaho lang ng pastor yun, ng kapatid. Ng Diyos, Lord. Diba? Napansin mo yung mga prayer ng iba? Huwag kang gagay sa mga gaya-gaya lang kayo. Parang ang gandang panya. Lord, make me. Just make me. Ang inutusan mo ng Diyos eh. Make me attend church today. Ay, tinamad pa rin ako, hindi gusto ng Diyos yun. Kasi he didn't make me do this. Kasalanan ng Diyos. Wala akong kasalanan. Mali, kalokohan. Amen?
So let us understand, achieve, and maintain this dwelling of God in us, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang ating pag-ibig sa kanya. Okay, so, niwala ko ilang taong kong inaral to, wala talaga ibang sagot, kung di paniwala mo yung sinabi sa salita ng Diyos. Outside of this, malilito ka. Kahit ilang base mo pa ulit-ulitin yan, paulit-ulitin, ang dami yung sabi, God is love unconditionally, kahit yung utak mo naglalaban, paano nangyari yun? Okay, so nakita natin ngayong umaga, ito yung tama at perfect love. At para tayo mananatili doon, may conscious effort na mahalin natin ang Diyos, mahalin natin gawain niya, mahalin natin salitain niya. Pag di mo mahal yung word of God, paano mo mamahalin yung Diyos? Na dito nga siya nangungusap sa atin, ayaw mong basahin. Okay, kunwari lang, lista-lista ka dyan, di naman. No? Kunwari, mahal ko talaga, gusto ko magbasa eh. Kung ilang gabi, saka magbabasa. Wala, antok-antok ka na nun. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa yung salita, Panginoon. Again, nalilinaw. Even sa ganitong topic, Lord, na supposedly, Panginoon, nakikita namin, ina-emphasize sa buong sanlibutan. As if, Lord, naintindihan nila ito. So, we pray na naintindihan namin ito, Lord. Achieve namin, maintindihan namin ito. Makamta namin sa aming sarili, maintindihan talaga namin at i-apply ito. Kapag naintindihan namin, maintain namin ang inyong, aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. Ginawa niyo na inyong part. So we pray na kami po ang sarili namin part, Lord. Maintindihan namin ang application nito, Lord. Gawin na, mahalin namin kayo, ang inyong gawain, inyong salita, ang inyong gawain ng soul winning. Yung doktrina mo, tinuturo niyo sa amin, laging involved lahat ng katawan namin, even ang aming utak, Lord, na minsan mahirap. May kalituan sa labas. Nawa maintindihan namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na intindihin na minsan mahirap ng mga ibang bagay tulad pag-aaral. Mahirap din minsan tanggapin pag naintindihan na namin, ang hirap naman tanggapin. So tulungan niyo po kami dito, Lord, but especially guide us, Lord. And maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Celebrate namin ito, but maintindihan namin yung aming responsibility naman sa ganitong bagay din, Panginoon. Kapag malalati, in Jesus' name we pray.